Marshall Peak, Kabanata 2505, Purple Mountain Range, ngumuso si Duan Hongchen. Sa tingin mo ba ang titulo ng Heaven Devouring Great Emperor at Great Emperors ay para lamang palabas? Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon na patayin siya sa hinaharap. Pagkasabi nito, muli siyang tumawa. Walang sino man sa mundong ito ang makakapatay sa haring ito. Dalawang pangungusap, dalawang magkaibang tono, para bang may schizophrenia si Duan Hongchen. Ngumuso si Yang Kai, manahimik ka. Duan Hongchen nilinggan niya ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay Yang Kai, at sinabi sa malalim na boses. Bata, kung may lakas ka ng loob, hinahangad kong sabihin iyon muli, naniniwala ka ba? Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinutol siya. Okay, okay, huwag kang magsalita ng mabangis. Kaka-advance pa lang ng Young Master na ito sa Emperor Realm at maaari ka ng pahirapan. Kapag ang Young Master na ito ay naging isa sa mga Great Emperor balang araw, ang pagsira sa iyo ay magiging kasing dali ng pagdura. Bilasan mo, hayaan mong lumabas si Senior Duan at magsalita. Ikaw. Isang salita lang ang nailabas ni Wukong bago tila kinuha muli ni Duan Hongchen ang kanyang katawan, walang magawang sinabi. Bata, nakita mo rin. Ngayon, ang katawan ng Old Master na ito ay hindi lamang naglalaman ng sarili kong kaluluwa, kundi pati na rin ang kaluluwa ni Wukong. Ang matandang guro na ito ay hindi na kayang sirain ang sarili ngayon, at hindi ko siya maitaboy. Mula ngayon, ang matandang guro na ito ay hindi magiging tao o multo, kaya ano ang silbi ng buhay? Nakinig si Yang Kai na may malamig na pawis, nagmamadaling inaliw siya. Senior, huwag kang masiraan ng loob. Lahat ng bagay ay may mga kalamangan at kahinaan. Dahil inayos ito ng langit sa ganitong paraan, dapat may dahilan. Anong dahilan? Sabihin mo sa matandang guro. Kung talagang makatwiran, hindi ka masisisi ng matandang guro na ito sa pagliligtas sa buhay ko. Mapait si Yang Kai. Paano niya nalaman na ang pagliligtas kay Duan Hongchen ay magdudulot ng gulo? At saka, inaaliw lang niya ito, kaya paano may sinasabi siyang makatwiran? Gayunpaman, nag-isip lang siya sandali bago sinabing, Senior Duan, pag-isipan mo ito. Nasa katawan mo na ngayon ang kaluluwa ni Wukong. Bagamat magdudulot ito sa iyo ng maraming abala, sa madaling salita, maaari mo siyang subaybayan anumang oras at saan man sa hinaharap. Sa pagbabantay mo sa kanya, si Wukong ay hindi makakapagdulot ng anumang gulo, at hindi siya makakapagdulot ng anumang pinsala sa Star Boundary sa hinaharap. Lumiwanag ang mga mata ni Duan Hongchen nang marinig niya ito. Ngumiti siya at tumanggo. Oo, iyon ang ibig kong sabihin. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Dahil ang dalawang nakatatanda ay magkakaroon ng parehong katawan sa hinaharap, ako sigurado akong magiging masaya ka. Halika, 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 magkahawak kamay tayo at maging mabuting magkaibigan sa hinaharap. Ngumuso si Duan Hongchen at sinabing, natatakot ako na hindi na tayo maging magkaibigan. Kung magkakaroon ng pagkakataon ang matandang ito, ako pa rin ang magpapahamak sa sarili ko. Wukong, mag-ingat ka. Huwag pababayaan ang iyong bantay. Puno ng malamig na pawis ang noo ni Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Wukong na nagtatago sa katawan ni Duan Hongchen. Hindi madali para sa kanya na magkaroon ng kalahating katawan at hayaang mabuhay ang kanyang kaluluwa, ngunit siya kailangang patuloy na mag-ingat laban sa pagsira sa sarili ng may-ari ng katawan na ito. Nakakapagod lang isipin. Okay, tapos na tayo dito. Balik tayo sa Shattered Star Sea. Tumayo si Yang Kai at sinabi. Umiling si Duan Hongchen at sinabing, natatakot ako na hindi na tayo makakabalik sa Shattered Star Sea. Bakit? Napatingin si Yang Kai sa kanya nang may pagtataka. Duan Hongchen sinabi, ang lugar kung saan dating nagtatago si Wukong ay ang sentro ng Shattered Star Sea. Noong inawi ko siya, nawasak ang lugar na iyon. Ang Shattered Star Sea ay gumuho din noong oras na iyon. Nagulat si Yang Kai nang marinig niya ito. Bumulong siya. Ang Shattered Star Sea ay gumuho. Paano ang mga tao sa loob nito? Bagamat sina Liu Yan, Zhang Ruoxi, at Mo Shaoqi ay dinala lahat sa Small Sealed World, si Yang Kai ay nasa Shattered Star Sea pa rin. Ngunit si Hua Qingxi ay nasa Shattered Star Sea pa rin, at nandoon pa rin sina Zia Sheng, Murong Xiaoxiao, at Xiao Baiyi, pati na rin ang libu-libong elite na disipulo mula sa apat na teritoryo ng Star Boundary. Kung ang mga taong ito ay namatay dahil sa pagbagsak ng Shattered Star Sea, ang Yuan Qi ng Star Boundary ay lubhang mapipinsala, at aabutin ng 100 taon bago mabawi. Sinabi ni Duan Hongchen, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Nang gumuho ang Shattered Star Sea, umalis na sila, kaya wala nang panganib sa kanilang buhay. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai at sinabing, mabuti naman,
Ngunit mula ngayon, wala ng Shattered Star Sea, at ang cultivator sa mundong ito ay magkakaroon ng isang mas kaunting lugar upang makakuha ng karanasan. Sinabi ni Duan Hongchen na may bahagyang panghihinayang. Kahit na si Wukong, isang lubhang mapanganib na karakter, ay palaging nakatago sa Shattered Star Sea, at walang nakakaalam kung kailan siya biglang lilito at magdadala ng panganib sa Star Boundary, hindi may kikaila na ang pagkakaroon ng Shattered Star Sea ay lumikha ng maraming bagay, ng Emperor Realm para sa Star Boundary. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa sitwasyon ng Shattered Star Sea sa pagkakataong ito, makikita na ang ilang cultivator na may sapat na pamana at mahusay na kakayahan ay napromote na sa Emperor Realm. Kahit na ang ilang mga cultivator ay hindi nagpromote sa Shattered Star Sea, maaari pa rin silang magkaroon ng pagkakataon pagkatapos bumalik sa kanika-nilang mga sekta at pumasok sa pag-iisa ng ilang sandali. Maiisip na sa susunod na 10, 50, o kahit 100 taon, ang Emperor Realm ay patuloy na sisibol tulad ng mga usbong ng kawayan pagkatapos ng ulan sa Tagsibol. Sa katunayan, bawat 100 taon pagkatapos ng pagbubukas ng Shattered Star Sea, ang ganitong sitwasyon ay magaganap, at ang mga bagong cultivator ng Emperor Realm ay patuloy na isisilang. Wala na tayong magagawa dyan. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. May mga pakinabang at talo sa lahat. Kung malulutas natin ang nakatagong panganib ng Wukong, sulit ito kahit na gumuho ang Shattered Star Sea. Tumingin sa kanya si Duan Hongchen at sinabing, "Tama ka." Habang nagsasalita, dahan-dahan siyang bumangon at sinabing, "Sige, umalis muna tayo dito. Tingnan natin ang Old Master na ito. Void Corridor ito. Kung gusto nating umalis sa lugar na ito, kailangan muna nating maghanap ng mahinang space barrier." Bigla siyang tumigil sa pagsasalita at nagtatakang tumingin kay Yang Kai. Nakita niya ang katawan ni Yang Kai na umaalon na may kakaibang pagbabago bago ng enerhiya habang winawagayway niya ang kanyang kamay sa harap niya, na naging salhi ng biglang lumitaw na bitek. "Sanay ka ba sa Dao of Space?" Nakabuka ang bibig ni Duan Hongchen at nagniningning ang kanyang mga mata. Laking gulat niya. Ang nakaraang pagganap ni Yang Kai ay sapat na nakakagulat, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay mahusay din sa divine technique ng Dao of Space. Kung hindi siya bihasa sa Dao of Space, paano niya nabuksan ang void corridor na ito ng ganoon kadali? Kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas, kung gusto niyang umalis sa lugar na ito, kailangan muna niyang maghanap ng mahinang punto sa space barrier at pagkatapos ay sabog ito ng buong lakas. Noon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Bukod dito, kailangan niyang maging maingat sa pagsabog sa void corridor, baka siya ay gumuho at matrap sa the void. Ngumisi si Yang Kai at sinabing, "Ilang hindi gaanong kagalingan. Nagpakatanga ako sa harap ni Senior. Bahagyang kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Duan Hongchen habang sinasabing, "Nakakamangha, nakakamangha. Ang mga kabataan ngayon ay talagang kamangha-mangha." Nang matapos siyang magsalita, galit siyang sumigaw, "Duan Hongchen, kung hindi dahil sa panghihimasok mo, kinuha na ng haring ito ang katawan ng batang ito. Natatakot ako na ang haring ito ay hindi na makakatagpo ng ganoon kahusay na katawan." Nagdilim ang mukha ni Yang Kai. Bagamat alam niyang ang nagsalita ay si Wukong, hindi pa rin siya sanay na mas mabilis magpalat ng mukha ang mga tao kaysa sa pagbuklat ng mga pahina ng libro. Iminuwestern niya ang kanyang kamay at sinabing, "Senior Duan, pakiusap, mauna ka na." Bahagyang tumagaw si Duan Hongchen at namuna sa paglalakad palabas ng void corridor, sa lalong madaling panahon ay nawala sa paningin. Pagkaalis niya, hindi nagmamadaling sumunod si Yang Kai. Paglabas ng void corridor, isang malungkot na eksena ang nakita. Pagtingin sa paligid, ang lugar na ito ay parang disyerto. Ang dilaw na buhangin ay gumugulong sa lupa at walang katapusan ang makikita sa isang sulyap. Umiihip ang malakas na hangin at lumilipad ang mga ulap, na halos imposibleng makakita ng kahit ano na higit sa 10 metro ang layo. Si Duan Hongchen, na lumabas bago si Yang Kai, ay lumingon din at tumingin sa paligid. Si Yang Kai ay tumabi sa kanya, tinabingan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay, at tumingin sandali sa paligid bago nagtanong, "Senior Duan, ano ang lugar na ito?" "Sigurado siyang ito ang Star Boundary." Sa madaling salita, pagkalabas niya sa void corridor, bumalik na siya sa Star Boundary. Gayunpaman, ang lugar na ito ay tiyak na hindi ang Northern Territory kung saan siya pumasok sa Shattered Star Sea, dahil ang Northern Territory ay napakalamig, kaya imposibleng magkaroon ng ganoong eksena. Nag-isip sandali si Duan Hongchen at sinabing, "Ito dapat ang Purple Mountain Desert sa Eastern Territory." "Eastern Territory," nagningning ang mga mata niyang kay nang marinig niya ito. Binalak niyang pumunta sa Eastern Territory upang hanapin ang kinaroroonan ni Xiao Xiao pagkatapos niyang maunawaan ang sitwasyon sa Shattered Star Sea. Pagkatapos ng lahat, nagtanong na siya tungkol kay Xiao Xiao mula kay Yin Lesheng. Malayo lang ang Eastern Territory, at maraming panganib sa daan.
Nais niyang makahanap ng ilang malalaking lungsod o malalaking sect at humiram ng kanilang teritoryo na tumatawid sa space arrays, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay direktang pupunta sa Eastern Territory. Ito ay talagang isang kaaya-ayang sorpresa. May gagawin ka ba sa Eastern Territory? Napatingin si Duan Hongchen kay Yang Kai nang may pagtataka. Bahagyang ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Medyo personal na bagay lang." Si Duan Hongchen ay hindi nagpatuloy sa pagtatanong at tumango. Kung ganoon, ang matandang master na ito ay makikipaghiwalay sa iyo dito. Sa hinaharap, kapag naglalakbay ka sa Star Boundary, tandaan na maging matuwid at magkaroon ng malinis na budi. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Tatandaan ng junior na ito ang mga tagubilin ni senior. Pagkatapos noon, nagtanong siya. Hindi na babalik si senior sa Asher Sun Temple. Umiling si Duan Hongchen at sinabing, ang kasalukuyang kalagayan ng matandang master na ito ay hindi angkop para sa pagpunta sa mga mataong lugar, kaya hindi ako pupunta. Kung makikita mo si Wen Zishan sa hinaharap, hindi mo na kailangang sabihin sa kanya ang tungkol sa itong matandang master, baka mag-alala siya. Sinabi ni Yang Kai, maaalala ng junior na ito. Tumango si Duan Hongchen bago kumurap-kurap ang kanyang figure at hindi nagtagal ay nawala sa dilaw na buhangin, nawala ng walang bakas. Sa pagtingin sa direksyon na kanyang iniwan, bahagyang napabuntong hininga si Yang Kai. Halatang labis na nag-aalala si Duan Hongchen sa kaluluwa ni Wukong sa kanyang katawan, kaya't hindi na siya makapaghintay na humiwalay sa kanya at hindi nang ahas na pumunta sa mga matataong lugar. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang plano niyang gawin sa hinaharap. Ngayon na sila ni Wukong ay magkatawang tao, tiyak na magkakaroon ng maraming gulo, ngunit sa kabutihang palad, hindi niya magawang sirain ang sarili ngayon. Kung may pagkakataon sa hinaharap, makakahanap siya ng paraan para mapaalis ang kaluluwa ni Wukong sa kanyang katawan. Gayunpaman, nangangailangan ito ng napakalakas na lakas upang magawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinatawag din ni Yang Kai ang kanyang sariling bangkang kahoy at umalis na parang kidlat. Makalipas ang kalahating araw, umalis si Yang Kai sa lugar na nababalot ng dilaw na buhangin at nakakita ng isang flash ng berdeng ilaw sa kanyang harapan. Nang lumipad siya palapit, napagtanto ni Yang Kai na ito ay isang napakaliit na oasis. Sa disyerto, ang mga oasis ay napakabihirang. Ang ganitong maliit na lugar ay kadalasang nagdudulot ng sigla at pag-asa sa mga taong nawala sa disyerto. May ilang bakas ng aktibidad ng tao sa oasis, ngunit sa ngayon, wala ni isang tao. Tila matagal nang walang tao dito. Lumipad pababa si Yang Kai at nakahanap ng bahagyang mas malinis na lugar na mauupuan, pagkatapos ay kumandat ang kanyang figure at pumasok siya sa Small Sealed World. Dati, noong siya ay sumusulong sa Emperor Realm, upang labanan ang World Force na nahulog mula sa langit, kailangan niyang gumuhit ng bakas ng World Force mula sa Sealed World Bid. Hindi niya alam kung magdudulot ito ng anumang pinsala sa Small Sealed World. Pagkatapos ng kanyang pagsulong, wala na siyang panahon para mag-imbestiga. Ngayon lang siya nakahanap ng oras. Marshall Peak, Kabanata 2506. Nasira ang Sealed World Bid. Sa sandaling pumasok siya sa Small Sealed World Bid, ang mukha ni Yang Kai ay nagbago ng husto. Natakot siyang tumingin sa paligid at napabulalas. Paano? Paano naging ganito ang lugar na ito? Pagamat handa si Yang Kai na ang bakas ng World Force na nakuha niya ay magkakaroon ng tiyak na epekto sa Small Sealed World Bid, hindi niya inaasahan na ito ay napakalaki. Sa sandaling ito, ang Small Sealed World Bid ay nasa ganap na gulo. Ang mga bangin ay nagkurus sa lupa, na parang dito naganap ang malaking labanan sa pagitan ni na Duan Hongchen at Wukong. Ang mga bulaklak, damo, at malalagang puno na makikita sa lahat ng dako noon ay naglaho sa malalaking bahagi. Kahit na ang mayamang world energy ay lumabo ng kaunti. Ang buong Small Sealed World Bid ay mukhang walang buhay, na parabang dumating na ang katapusan ng mundo. Damyugo ang puso ni Yang Kai nang makita niya ito. Mula nang makuha niya ang Sealed World Bid sa Shadowed Star, ang space artifact na ito ay nagbigay sa kanya ng maraming kaganhawahan at iniligtas siya mula sa panganib ng maraming beses, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ito sa sandaling ito. Ang embodiment ay tumayo sa tabi ni Yang Kai na may namimagati na ekspresyon at nagsabi. Sinabi ni Wukong na ang World Force ay ang World Source Strength. Nakuha mo ang isang bakas ng Source Strength ng mundo, kaya natural, walang magandang resulta. Paano si Liu Yan at ang iba pa? Ayos lang ba sila? Nagulat na tanong ni Yang Kai habang inilalabas ang kanyang Divine Sense upang suriin ang sitwasyon ni Liu Yan at ng iba pa. Sinabi ng embodiment, mabuti naman sila, ngunit natutulog pa rin si Naruoshi at Shaoqi. Hindi ko alam kung kailan sila madjay gising. Tumango si Yang Kai at kumurap-kurap ang kanyang figure, pagdating sa lugar kung nasaan si Liu Yan at ang iba pa ay natutulog. Dati, ang emosyonal na pagsabog ni Mo Shaoqi ay nag-trigger ng Divine Soul Seal. Nang maglaon,
Kinuha ni Duan Hongchen ang isang patak ng blood essence ni Zhang Luoxi at tinatakan ito, na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay ng direkta. Malamang naging ganito ang dalawang babae dahil sa sobrang pagod nila. Sa sandaling ito, stable na ang kanilang paghinga. Kahit natutulog sila, ayos naman sila. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsisiyasat, gumaan ang loob ni Yang Kai. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang divine sense sa garden ng gamot at nalaman niyang hindi naapektuhan ang immortal tree, firmament tree, at ang mga kakaibang bulaklak at damo na itinanim niya sa garden ng gamot. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Kung ang immortal tree at firmament tree ay naapektuhan, walang lugar para umiyak si Yang Kai. Sa kabutihang palad, kahit na ang small sealed world bead ay maliit mundo lang, ito ay isang pagpapala pa rin. Paano ko maaayos itong maliit na sealed bead? Naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng ulo. Bagamat sanay din siya sa Tao of Space, itong maliit na sealed world ay hindi niya kayang pinuhin. Gustuhin man niyang ayusin ay hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa Source C, ang sealed world bead ay nakakuha ng maraming source strength na pumupuno sa mundo sa sandaling ito, ngunit dahil sa pinsala, ang world energy at source strength na nakaimbak sa small sealed world bead ay patuloy na umaagos palabas. Maaaring isipin ng isa kung ano ang mangyayari kung hindi siya nag-iisip ng paraan. Maaga o huli, ang world energy at source strength ay lalabas lahat. Sa oras na iyon, ang small sealed world ay hindi makakapagbigay kay Liu Yan at sa iba pa ng magandang lugar para mag-cultivate. Habang iniisip niya iyon, biglang nagningning ang mga mata ni Yang Kai. Ang dahilan kung bakit naging ganito ang small sealed world bead ay dahil kinuha niya ang world energy mula sa mundong ito. Sa huling pagsusuri, ito ay dahil nawalan siya ng bakas ng world energy nito. Kung makakabawi siya sa nawalang bakas na ito ng world energy, ang small sealed world bead ay dapat na makabawi. Pinuno ng world energy ang buong mundo, ngunit hindi ito maintindihan ng mga hindi great emperor. Hindi rin ito maintindihan ni Yang Kai, ngunit mayroon siyang ready-made world energy. Ito ay pinigilan sa ilalim ng Mountains and Rivers Bell. Kung binawhan niya ang small sealed world ng world energy sa ilalim ng Mountains and Rivers Bell, magkakaroon ba ng anumang mahimalang epekto? Ang pinigilan na world energy ay mas malaki kaysa sa nakuha niya. Kung ginamit niya ito ng maayos, hindi lang niya maaayos ang small sealed world bead, ngunit maaari rin niyang gawing mas mahusay ang small sealed world bead kaysa dati, na gawing perpekto ang world principles dito. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Yang Kai na matuwa at hindi makapaghintay na subukan ito. Anyway, kung hindi siya nagsusumikap, ang small sealed world na ito ay magiging isang sirang mundo sa madaling panahon, ngunit kung siya ay magtagumpay, ang mga benepisyo ay makikita sa sarili. Matapos magdesisyon, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap at muling lumitaw sa oasis. Pagkatapos, ikinawin niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang embodiment, si Liu Yan, at ang walang malay na sina Zhang Luoxi at Mo Xiaoqi. Anong utos ni Master? Nagtataka na tumingin si Liu Yan kay Yang Kai at nagtanong. Sa normal na mga pangyayari, hindi pa kakawalan ni Yang Kai silang lahat mula sa small sealed world. Kapag ginawa niya, dapat ay isang bagay na mahalaga. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Gusto kong ayusin ang small sealed world bead. Hindi naman ligtas na manatili ka sa loob. Ayusin ang small sealed world bead. Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa mga mata ng embodiment, ngunit hindi nagtagal ay nag-react siya at bamulong. Gagamitin mo ba ang pinigilan na world energy? Tumanggo si Yang Kai at sinabi sa malalim na boses. Ito lang ang posibilidad. Kailangan kong subukan ito. Ang embodiment ay nagmuni-muni sandali at sinabing. Ito ay isang pagkakataon. Ngunit bago iyon, Liu Yan, may gusto akong ibigay sa iyo. Tumingin si Yang Kai kay Liu Yan na may nagbabagang mga mata. Paano ang Phoenix True Fire? Bahagyang huminto ang paghinga ni Liu Yan. Kaya naramdaman mo ito, ngumiti si Yang Kai. Pagkatapos kolektahin ang Phoenix True Fire sa Shattered Star Sea, inihagis ito ni Yang Kai sa Small Sealed World Bead. Si Liu Yan ay natural na maramdaman ito pagkatapos pumasok sa Small Sealed World Bead. Ang Phoenix True Fire ay isang labi ng Martial Flame Great Emperors at ang pinagmulan ng Fire Phoenix. Ang katawan ni Liu Yan ay Fire Attribute Artifact Spirit, kaya natural na mayroong banayad na koneksyon sa pagitan ng dalawa. Higit pa rito, pinadalisay ni Liu Yan ang isang balahibo ng Luan Phoenix. Fire Phoenix man o Luan Phoenix, lahat sila ay mga sangay ng Phoenix Clan at nagmula sa iisang pinagmulan. Maaaring pinuhin ni Liu Yan ang balahibo ng Luan Phoenix at may bakas ng Divine Technique ng Luan Phoenix, kaya walang dahilan kung bakit hindi niya mapino ang Phoenix True Fire. Gayunpaman, dapat itong sinamahan ng malaking panganib, at ang kanyang kaluluwa ay maaaring masira anumang oras. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Liu Yan, ang Phoenix True Fire ang pinagmumulan ng Fire Phoenix.
Kung magtagumpay ka sa pagpino nito, maaari mong mamanahin ang mana at mga alaala ng Fire Phoenix Bloodline at tunay na maipanganak muli. Sa takdang panahon, ito ay hindi imposible para sa iyo na maging isang tunay na Fire Phoenix, ngunit dapat mong malaman ang mga panganib na kasangkot. Kung mayroong kahit kititing na pagkakamali, tiyak na masusunog ka hanggang sa mamatay. Ikaw. Bago matapos si Yang Kai, sinabi ni Liu Yan. Guro, handa na ako. Bahagyang natigilan si Yang Kai at seryosong tumingin sa kanya saglit bago tumango. Maaari kang pumili ng sarili mong landas. Dahil handa ka na sa pag-iisip, wala na akong sasabihin pa. Basta. Ingat ka. Itinikom ni Liu Yan ang kanyang mapupulang labi at mahinang sinabi. Kung nabigo si Liu Yan na pinuhin ang Phoenix True Fire, mangyaring huwag kang malungkot para sa akin, guro. Si Liu Yan ay isa lamang artifact spirit incarnation na nagsilang ng sentience ng nagkataon. Nagawa kong sundan si Master sa napakaraming taon at naalagaan ako sa lahat ng posibleng paraan. Matagal na akong nasiyahan. Ang lingkod na ito ay namuhay tulad ng isang tao, at sapat na iyon. Pagdating sa mga emosyonal na bahagi, ang kanyang mga mata ay bahagyang namula. Gayunpaman, dahil siya ay isang soul puppet, hindi siya maaaring tumulo ng kahit isang luha. Sabi ni Yang Kai mahina, karangalan ko na makilala ka at makasama hanggang sa lahat. Huwag masyadong mag-isip, magtatagumpay ka. Matigas na tumango si Liu Yan at sinabing, tiyak na hindi ko bibigwin si Master. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yang Kai at bigla niyang hinikayat ang Golden Divine Dragon Sword sa kanyang katawan. Isang malaking gintong ulo ng dragon ang biglang lumitaw sa likuran niya at inilabas ang mga pangil at kuko nito. Inabot ni Yang Kai ang Sealed World Bead at mahigpit na hinawakan, diretsong binunot ang Phoenix True Fire. Sa itaas ng Dragon Claw, ang Phoenix True Fire ay parang isang buhay na munting phoenix, na ikinakaway ang mga pakpak nito na parang gusto nitong lumipad, ngunit ito ay mahigpit na nakagapos ng Golden Divine Dragon Source. Suluhin mo, sigaw ni Yang Kai at dahan-dahang idiniin ang Phoenix True Fire kay Liu Yan. Huminga ng malalim si Liu Yan at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging tahimik nang ibuka niya ang kanyang bibig at nilamon ang Phoenix True Fire. Kaagad pagkatapos, ang kanyang anyo ay kumikislap at siya ay lumipad patungo sa kailaliman ng disyerto na parang kidlat, nawawala sa isang kisap mata. Hindi nagtagal, isang napakanakapapasong pagbabago bago ng kapangyarihan ay nagmula sa kabilang panig at isang bola ng apoy ang nasusunog, mabangis. Mula sa dilaw na buhangin, isang malinaw at malakas na sigaw ng Phoenix ang umalangaw-ngaw sa Nine Heavens. Naging solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai nang ilabas niya ang kanyang divine sense at maingat na pinagmamasdan ang sitwasyon. Kung mayroon siyang ibang pagpipilian, hindi niya hahayaan si Liu Yan na pinuhin ang Phoenix True Fire sa oras na ito. Noong una ay binalak niyang maghintay hanggang sa maging mas malakas si Liu Yan bago ibigay ang Phoenix True Fire sa kanya, ngunit ngayon na ang Sealed World Bead ay malubhang nasira at babagsak sa malaot madali, hindi na angkop na iimbak ang Phoenix True Fire sa ito. Tulad ng para sa Phoenix True Fire, maaari lamang itong maimbak sa Sealed World Bead. Ang isang space ring ay hindi maaaring maglaman nito. Sa sandaling gumuho ang Sealed World Bead, ang mahalagang Phoenix True Fire na ito ay malamang nalumunin sa isang void crack na hindi na muling matagpuan. Nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang piliin ni Yang Kai na hayaan si Liu Yan na pinuhin ang Phoenix True Fire sa oras na ito. Gayunpaman, ganap ding handa si Yang Kai. Mas mainam kung matagumpay na mapadalisay ni Liu Yan ang Phoenix True Fire, ngunit kung hindi perpekto ang proseso ng pagpino, direktang mamajitin siya at gagamitin ang kanyang Golden Divine Dragon Source at ang Mountains and Rivers Bell para sugpuin ito. Malamang, hindi manganganib ang buhay ni Liu Yan. Hindi niya sinabi kay Liu Yan ang tungkol sa mga planong ito dahil ayaw niyang magkaroon ng flock mentality si Liu Yan, na iniisip na kahit na mabaygo ang pagpino, hindi ito mahalaga. Sa ganitong paraan lamang mapipilitang alisin ang potensyal ni Liu Yan. Sa ilalim ng pagsisiyasat ng kanyang divine sense, naging marangal ang ekspresyon ni Yang Kai. Dahil si Liu Yan, na nagpapadalisay sa Phoenix True Fire, ay nasusunog. Lumitaw ang multo ng Fire Phoenix sa likod ng kanyang maliit na katawan at malamig na tinitigan siya gamit ang maringgal nitong mga mata ng Phoenix. Malinaw, hindi ito gustong maging pino ng ganito. Sa kabutihang palad, si Liu Yan ay isang soul puppet at isang fire attribute artifact spirit. Nilamon pa nga niya ang Sun True Fire sa mga nakaraang taon, kaya nagkaroon siya ng malakas na pagtutol at kakayahang umangkop sa nakakapasong kapangyarihang ito. Patuloy niyang hinihimok ang sarili niyang lakas para labanan ang nakakatakot na kapangyarihan ng Phoenix True Fire. Hindi siya nagmamadali na pinuhin at lunukan ito, sa halip ay pinakawalan ang kanyang divine sense para patuloy na makipag-usap sa Phoenix True Fire. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai nang makita niya ito, na pagtanto na tila nag-aalala siya ng sobra.
Si Liu Yan ay hindi bata at may sariling mga iniisip at ideya. Kung nakipag-usap siya sa Phoenix True Fire ng ganito, malaki ang posibilidad na ang Phoenix True Fire ay makikilala siya bilang master nito at hahayaan siyang pinuhin ito ng walang anumang panganib. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung paano siya makilala ng Phoenix True Fire. Matamon siyang tinitigan ni Yang Kai, hindi nangangahas na makaligtaan ang isang detalye. Martial Peak, Kabanata 2507. Samsara, sa gitna ng nagnangalit na apoy, ang lupa ay nasunog, at ang umaagos na dilaw na buhangin ay natunaw bago pa man ito dumampi sa apoy. Kung saan nakatayo si Liu Yan, ang disyerto sa loob ng 1,000 talampakan na radius ay naging malamagma zone, nakakapasong mainit at nakakatakot. Isang malaking Fire Phoenix Phantom ang nakatayo sa likod ni Liu Yan, ang maringgal nitong Phoenix na mga mata ay nakatingin sa kanya ng may paghamak at panunuya. Nakabalot sa multo, si Liu Yan ay hindi gumamit ng anumang lakas para lumaban, hinayaan ang apoy na maaaring sumunog sa lahat ng bagay na sunugin siya, ang hitsura ng sakit sa kanyang maliit na mukha. 2 divine senses ang nakikipag-usap sa kawalan. Ang isa ay kasing mahina ng langgam, habang ang isa naman ay kasing lakas ng langit at lupa. Ang kaibahan ay lubos na halata. Hindi alam kung anong uri ng komunikasyon ang nangyayari sa pagitan ng dalawa, ngunit ang makapangyarihang divine sense na kabilang sa Fire Phoenix ay biglang naging marahas, at sa isang sigaw, ang apoy ay lalong nag-alab. Marahas na kumaibot ang mga talukap ng mata ni Yang Kai, at halos hindi niya maiwasang kumilos. Bagamat si Liu Yan ay isang spirit puppet, nakakaiba sa mga ordinaryong tao, hindi alam kung gaano siya katagal sa ilalim ng pagsunog ng Phoenix True Fire. Kung hindi siya makakapit, hindi maiiwasang masunog siya at maging abo. Ngunit bago kumilos si Yang Kai, sinulyapan niya si Liu Yan na parabang may naramdaman siya at biglang tumigil. Nalaman niya na bagamat masakit ang ekspresyon ni Liu Yan, may kapayapaan sa pagitan ng kanyang mga kilay. 2 magkasalungat na emosyon ang lumitaw sa parehong mukha, na lubhang kakaiba. Biglang may sumigaw, bagamat hindi ito kasing lakas at linaw ng sigaw ng Phoenix, malutong at kaaya-aya pa rin ito. Kaagad pagkatapos, isang kakaibang ibon na may pulang katawan at napakahabang buntot ay biglang lumipad palabas sa katawan ni Liu Yan. Ang tunay na katawan ni Liu Yan. Tumingin si Yang Kai ng may marangal na ekspresyon. Bagamat nakaharang sa kanyang paningin ang dilaw na buhangin sa kalangitan, kitang-kita niya ang lahat gamit ang kanyang divine sense. Matagal nang hindi ipinakita ni Liu Yan ang kanyang tunay na katawan. Naalala pa ni Yang Kai na noong una niyang nakilala si Liu Yan, nakilala niya ito sa ganitong hitsura. Noong panahong iyon, inakala ni Yang Kai na ito ay isang fire spirit, ngunit nang maglaon ay nalaman niya na siya ay isang tool spirit lamang ng isang crafting furnace. Maliban kung siya ay pinilit, hinding-hindi ipapakita ni Liu Yan ang kanyang tunay na katawan. Sa sandaling lumitaw ang kakaibang ibon, umindayog ito pay taas, sumakay sa mga ulap at hangin, at agad na lumapit sa ulo ng Fire Phoenix. Patuloy itong lumilipad sa paligid nito. Walang tigil na sumigaw ang Flame Phoenix habang naglalagablab ang nagniningas na mga balahibo nito. Isang napakalaking alo ng init ang bomb alot sa lahat ng direksyon. Ang katawan ni Liu Yan ay parang isang maliit na bangka sa gitna ng isang bagyo, bawat alo na humahampas sa kanya, nagbabantang lunurin siya anumang oras. Ang pagbabago-bago ng komunikasyon ng Divine Sense ay hindi kailanman tumigil mula noong simula habang patuloy na sinusubukan ni Liu Yan. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang ginagawa ni Liu Yan sa panahong ito, nakita lang niya itong lumilipad sa paligid ng Fire Phoenix. Kumalat ang kakaibang Divine Soul Ripples. Dahan-dahan ang huminahon ng iritableng multo ng Fire Phoenix, at ang nagliliyab na mga balahibo nito ay tumiklap din, ngunit ang mapangasar nitong mga mata ay puno pa rin ng pangaalipusta, na parabang ang buong mundo ay wala sa paningin nito. Nang makita ang sitwasyong ito, medyo lumapit si Liu Yan sa Fire Phoenix, na parang sinusubukang tanggapin siya nito. Bagamat mabagal ang proseso, walang gaanong pagbabago. Pagkaraan ng mahabang panahon. Sa wakas ay dumapo si Liu Yan sa ulo ng Fire Phoenix at marahang sinuklay ang mga balahibo nito. Kasabay nito, dahan-dahan ding ipinikit ng Fire Phoenix ang maringgal nitong mga mata ng Phoenix. Ito ba ay isang tagumpay? Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Kai. Hindi siya sigurado kung anong klaseng sitwasyon ito. Gayunpaman, makatuwirang sabihin na si Liu Yan ay may napakataas na antas ng tagumpay sa pagpino sa pinagmulan ng Fire Phoenix. Ang rate ng kanyang tagumpay ay mas mataas kaysa sa iba dahil si Liu Yan ay isang Fire Attribute Artifact Spirit at maaaring ituring na may parehong pinagmulan ng Phoenix True Fire. Ang napakalaking pressure ay dahan-dahang umatras. Ang malaking multo ng Fire Phoenix ay dahan-dahan ding bumawi sa katawan ni Liu Yan. Ang nakakapasong kapangyarihan ay biglang nawalan ng pinagmulan at nawala, na naiwan lamang ang pulang magma at kalahating solidong dilaw na buhangin sa lupa.
Bumalik din ang katawan ni Liu Yan sa kanyang katawan na may multo ng Fire Phoenix. Sinuri ni Yang Kai ang kanyang Divine Sense at nakita ang kasalukuyang sitwasyon ni Liu Yan. Hindi napigilan ang kanyang puso na tumibok. Dahil sa sandaling ito, tila nasunog si Liu Yan sa loob ng hindi mabilang na taon. Ang kanyang buong katawan ay nasunog, at ang balangkas ng isang tao ay hindi makita. Nawala na rin ang buhok niya. Ang tanging makikita ay isang bagay na hugis tao na parang itim na uling. Kahit na ang katawan ng isang spiritual puppet ay sinunog ng ganito. Kahit sino pang cultivator ay naging abo noon paman. Dumudugo ang puso ni Yang Kai. Nilabanan niya ang pagnanais na tumulong, ngunit handa siyang kumuha ng dahon ng Immortal Tree anumang oras. Ang mahinang divine sense fluctuations ni Liu Yan ay nagmula sa nasunog na bagay na hugis tao. Bakas ng crimson energy ang biglang kumalat sa kanyang katawan. Ang pulang-pula na enerhiya ay parang nagniningas na apoy, na nakasisilaw sa mga mata ng lahat. Mayroon itong parehong nakakatakot na aura na maaaring sumunog sa lahat ng bagay at isang hindi kapani-paniwalang sigla. True Phoenix Fire. Sinabi na ang True Phoenix Fire ay walang kamatayan. Ang bawat kamatayan ay isang nirvana lamang sa cycle ng reincarnation. Ang mahiwagang True Phoenix Fire na ito ang nagbigay daan sa kanila na lumikha ng ganoong alamat. Sa makatuwid, sa True Phoenix Fire, nagkaroon ng parehong walang katapusang pagkasira at masaganang sigla. Ang pagkawasak ay para sa kaaway, at ang sigla ay para sa sarili. Hindi nagtagal, si Liu Yan ay nabalot ng Crimson Energy, at ang Crimson Energy ay unti-unting tumigas sa isang parang bato. Sa pagtingin dito, si Liu Yan ay tila nagbagong anyo sa isang itlog na kalahati ng taas ng isang tao sa sandaling ito. Sa ibabaw ng balat ng itlog, mayroong hindi mabilang na sobrang komplikadong mga pattern, na parang naglalaman ito ng isang mahusay na lihim. Na-curious si Yang Kai at ilang sulya pa, naramdaman lang niya ang isang pares ng napakaringgal na mga mata na biglang lumitaw sa kanyang knowledge sea, malamig na pinandilatan siya, na naging sanhi ng pagguho at panginginig ng kanyang knowledge sea. Sa sobrang takot niya ay agad siyang umiwas ng tin. Ang pares ng maringgal na mga mata ay ang mga mata ng Fire Phoenix. Hindi alam ni Yang Kai kung bakit ito lumitaw sa kanyang knowledge sea, ngunit alam niya na kung patuloy niya itong titingnan ng ganito, aatakehin siya ng isang hindi nakikitang secret technique. Ito dapat ang mana ng Phoenix Clan, at ang mga pattern na iyon ay dapat ang mga lihim ng Phoenix Clan. Hindi magkakaroon ng magandang wakas ang sinumang sumubok na suweyan ito. Ngunit tulad nito, napaka-relax ng mood ni Yang Kai. Dahil ang itlog na nakabalot kay Liu Yan ay mayroong Phoenix Clan, nangangahulugan ito na matagumpay na natanggap ni Liu Yan ang True Phoenix Fire. Sa proteksyon ng True Phoenix Fire, kahit na si Liu Yan ay malubhang na sugatan, imposible para sa kanya na mamatay. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghintay. Hintayin ang sandali kung kailan muling isinilang si Liu Yan at saksihan ang mahiwagang eksena. Hindi rin inasahan ni Yang Kai na mapapadalisay ni Liu Yan ang True Phoenix Fire ng ganoon kabilis. Bagamat tila balisa ito, ito ay isang nakakatakot na karanasan. Lihim siyang nagpadala ng mensahe sa embodiment, na humihiling sa kanya na bigyang pansin ang sitwasyon ni Liu Yan at makipag-ugnayan kaagad sa kanya kung may nangyaring mali. Natural na sumang-ayon ang embodiment. Pagkatapos ay pumasok muli si Yang Kai sa Small Sealed World. Ang problema ng True Phoenix Fire ay nalutas, kaya ang susunod na bagay na malulutas ay ang Small Sealed World. Nagpapalabas ng kanyang Divine Sense sa lahat ng direksyon, mabilis na naunawaan ni Yang Kai ang sitwasyon ng Small Sealed World. Sa pagkakataong ito, matapos makuha ang bakas ng World Force, hindi maliit ang pinsalang dulot ng Small Sealed World. Isang katlo ng buong Small Sealed World ay isang gulo. Maraming lugar ang hindi na nahiwalay sa langit at lupa, na parabang nasa kaguluhan pa sila. Ang mga lugar na ito ay patuloy na gumuguho at kumakalat sa lahat ng direksyon. Sa pagtingin sa sitwasyong ito, kung pababayaan, ang Small Sealed World ay ganap na babagsak sa wala pang isang buwan. Sa oras na iyon, ang Immortal Tree, Firmament Tree, at iba pa ay matatapos na lahat. Bagamat maaaring ilipat sila ni Yang Kai ng maaga, hindi mapakali si Yang Kai sa mga ganitong uri ng mga kayamanan, lalo na ang Immortal Tree. Nang malaman ito ng iba, natakot siya na ang buong Star Boundary ay mahuhulog sa dugo. Kaya, sa anumang kaso, nais ni Yang Kai na patatagin ang Small Sealed World sa lalong madaling panahon, hindi para sa iba pa, ngunit para sa Immortal Tree at Firmament Tree na patuloy na ligtas na may tago sa loob sa hinaharap. Sa isang tame time na ekspresyon, iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at isang malaking kampana ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Sinaunang exotic artifact, Mountains and Rivers Bell. Marahil dahil pinipigilan nito ang isang bakas ng World Force, ang Mountains and Rivers Bell na ito ay hindi lumiit, at ang misteryosong pattern sa kampana ay patuloy na kumikislap habang ang isang primordial force ay tumangay sa lahat ng direksyon.
Nang ipatawag niyang kayang Mountains and Rivers Bell, malinaw niyang naramdaman na ang pinigilan na World Force ay patuloy na bumabangga sa Mountains and Rivers Bell, na parabang sinusubukan nitong kumawala mula sa mga tanikala ng Mountains and Rivers Bell. Matapos titigan ang Mountains and Rivers Bell sa mahabang panahon, gumawa siyang kay ng ilang sil na may seryosong ekspresyon. Ang Mountains and Rivers Bell ay biglang tumunog, at ang Primordial Force na sapat na para sugpuin ang World Force ay nagsiwalat din ng crack. Ang makapangyarihang puwersa ng langit at lupa na napigilan ay parang pas ang nakaamoy ng isda. Ito ay naging isang stream ng liwanag at nakalaya mula sa bitek sa napakabilis na bilis. Gweng! Isang hindi maisip na presyon ang bumaba mula sa langit, at tila may isang napakalakas na kalooban na tumubo sa itaas ng ulo ni Yang Kai, na naglalabas ng mapanirang aura. Idiniin pababa ang katawan ni Yang Kai. Noong siya ay nakapasok noon, si Yang Kai ay binomba ng World Force, at hindi niya ito nagawang pigilan. Pero ngayon, iba siya sa kahapon. Ngayon, siya ang tunay na pakikitungo ng Emperor Realm. Ang kanyang Emperor Chi ay masigla at dalisay, at ang kanyang lakas ay nadagdagan ng higit sa 10 beses. Higit pa rito, ito ay ang Small Sealed World, kung saan pinamunuan niya ang lahat. Kahit na ito ay bahagyang nasira, hindi nito mababago ang katotohanan ito. Malamig siyang tumangala, nakatingin sa agos ng World Force na naging stream ng liwanag, at sa isang pag-iisip, ang kapangyarihan ng buong Small Sealed World ay nakilos. Parabang hindi mabilang na hindi nakikitang mga kamay ang umaatake mula sa lahat ng direksyon, mahigpit na humahawak sa daloy ng World Force. Ang daloy ng liwanag ay buzz at nagpupumiglas, ngunit hindi ito makagalaw sa lahat. Ang stream ng World Force ay talagang ang pinagmulan ng labas ng mundo, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang bakas lamang, kaya paano ito makikipagkompetensya sa kapangyarihan ng buong Small Sealed World? Ito ay tulad ng isang chite at isang pusa. Ang chite ay mabangis, ngunit paano magiging mas malakas ang isang buhok ng chite kaysa sa isang pusa? Matapos makulong ang World Force, biglang naupo si Yang Kai na naka-crosslegged at pinalabas ang kanyang spiritual energy sa paligid, na agad na bumabalot sa buong Small Sealed World. Hindi nagtagal, nakaramdam si Yang Kai ng kakaibang sensasyon. Nadama niya na siya ay naging sagisag ng Small Sealed World. Siya ang Small Sealed World, at ang Small Sealed World ay siya. Marshall Peak, Kabanata 2508. Pag-unlad ng Sealed World Bid. Pagkatapos kumonekta sa buong Small Sealed World, agad na naunawaan ni Yang Kai na tama ang dati niyang ideya. Dahil ang Small Sealed World ay nagpapadala ng isang napakasabik na mensahe sa nakakulong na World Force, nasabik na gamitin ito upang ayusin ang sirang lugar nito. Ito ang World Will ng Small Sealed World na ito. Ito ay tulad ng likas na reaksyon ng isang nasugatan na tao na nakakakita ng isang healing pill. Si Yang Kai ay nagalak sa kanyang puso, ngunit sa panlabas, siya ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na naglalagay ng mga mahiwagang selyo. Hindi niya alam kung ano ang mga sil na ito, at hindi rin niya alam kung ano ang ginagawa niya, ngunit tumutugon lang siya sa World Will of the Small Sealed World. Hindi sinasadyang tumugon ang kanyang katawan. Sinampal niya ang isang serye ng mga selyo at pinasabog ang mga ito sa nakakulong na Mighty Force of Heaven and Earth sa kalagitnaan ng hangin. Hindi nagtagal, ang makapangyarihang puwersa ng langit at lupa na parang daloy ng liwanag ay puno ng mga selyo. Kasabay nito, ang World Force na nagpupumilit na kumawala ay tumigil sa pakikibaka. Sa isang tiyak na sandali, biglang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at sumigaw. Bit iwan. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang nakakulong na World Force ay biglang bumukas, na naging mas maliliit na daloy ng liwanag, tulad ng mga paputok na sumasabog sa kalangitan, namumulaklak na may labis na nakasisilaw na kagandahan. Sila ay bumagsak sa hindi mabilang na mga batis at nagniningning sa bawat sulok ng Small Sealed World. Ang mga agos ng liwanag ay nagkalat at nagtago sa Small Sealed World, na isa-isang naglaho. Ang sirang Small Sealed World ay tila nakatanggap ng napakaraming pagkain, at ang buong mundo ay umuugong sa pananabik. Ang sirang lugar ay tumigil sa pagbuho, at ang mundo ay muling nahiwalay. Ang lahat ay malinaw, at ang kaguluhan ay wala na doon. Sa paglipas ng panahon, ang mga bangin sa lupa ay muling pinakinis, at ang nawasak na Small Sealed World ay nagsimulang magbago ng hitsura nito. Ang walang buhay na Small Sealed World. Hindi maipaliwanag, may bakas ng nagpapasiglang sigla. Ang malaking halaga ng sirang Source Strength na nilamon sa Source Sea noon ay tila sumailalim sa ilang magagandang pagbabago sa oras na ito, mabilis na sumanib sa Small Sealed World, naging mga bakas ng malinaw na World Principles, na nagpapatibay sa pundasyon ng Small Sealed World. Lumakas ang hangin, lumundag ang mga ulap, at dumagundong ang kulog. Nagkidlat, bumuhos ang ulan, at sumibol ang mga sibol. Ang buong Magical Small World ay tila nakatanggap ng bagong buhay at puno ng sigla.
Maging ang mga kakaibang bulaklak at damo na nakatanim sa hardin ng gamot ay nagsimulang umundag ng marahan. Ang buong proseso ay tumagal ng hindi kilalang tagal ng panahon. Nang tumira ang lahat ng alikabok, biglang naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang isip ay nahiwalay sa small sealed world bid, nagising mula sa napakagandang pakiramdam na iyon. Sa pagtingin sa paligid, ang magical small world ay siya pa rin ang magical small world, ngunit ang malungkot na eksena ay wala na doon. Kumpara sa dati, mas outstanding siya. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang mga world principles sa small sealed world ay naging mas kumpleto. Bagamat hindi pa rin ito maihahambing sa isang tunay na great world, ito ay mas mahusay kaysa dati. Maaari talagang mag-evolve ng world force sa small sealed world. Nang makita ito, tumaas ang kilay ni Yang Kai sa tuwa. Ang kanyang small sealed world ay hindi kailanman naging perpekto, isang bagay na alam din ni Yang Kai, ngunit hindi niya alam kung paano gagawin ang small sealed world na katulad ng great world. Gayunpaman, pagkatapos ng isang serye ng mga pagtatangka, si Yang Kai ay tila nakahanap ng ilang kapakipakinabang na impormasyon. Ang isang solong hibla lamang ng world force ay sapat na upang magdulot ng napakalaking pagbabago sa small sealed world. Ang world principles ay mas kumpleto rin, kaya kung mas maraming world force ang ipasok, hindi ba magiging ganap na perpekto ang small sealed world? Sa oras na iyon, ang lugar na ito ay magiging banal na lupain ng paglilinang. Kapag naabot ng isa ang limitasyon ng kanilang paglilinang, maaari din silang tumanggap ng bautismo ng world energy dito at makalusot. Gayunpaman, ang world force ay isang bagay na maaari lamang makatagpo ng pagkakataon. Imposibleng maunawaan ito maliban kung ang isa ay umabot sa antas ng mga great emperor. Sa kasalukuyang First Order Emperor Realm Cultivation ni Yang Kai, napabuntong hininga na lamang siya at naluluha. Gayunpaman, sa wakas ay may direksyon na si Yang Kai, kaya nasa sabik pa rin siya. Matapos suriing mabuti ang Small Sealed World, nalaman niyang wala na talagang nakatagong panganib sa Small Sealed World na ito. Sa katunayan, ito ay mas mahusay kaysa sa dati. Talagang gamaan ang loob ni Yang Kai. Nagtataka ako kung kumusta na si Liu Yan sa labas. Sa isang pag-iisip, lumipad siya palabas ng Small Sealed World at bumalik sa labas ng mundo. Brother Yang, sa sandaling lumitaw siya, ang tawag ni Mo Xiaoqi ay nakarating sa kanyang mga tainga. Tumingin si Yang Kai sa direksyon ng boses at nalaman na parehong nagising sina Mo Xiaoqi at Zhang Ruoxi. Ang kanilang mga kutis ay medyo maganda, at walang mga nakatagong panganib. Na may bahagyang ngiti, sinabi ni Yang Kai. Gising ka na, nagtanong si Mo Xiaoqi. Brother Yang, bakit ka pumunta sa Purple Mountain Desert? Sarado ba ang Shattered Star Sea? Anong nangyari pagkatapos nun? Sino ang tumulong sa akin na Aisil ang aking Divine Soul? Hindi naman kita sinaktan diba? Nagtanong siya ng maraming tanong ng sunod-sunod, na may nervyos at hindi mapakali na hitsura sa kanyang mukha. Tila alam niya na ang dahilan kung bakit siya nawala ng malay ay nauugnay sa pagkakabuklod ng Divine Soul Seal, ngunit wala siyang maalala sa nangyari. Pagkatapon, namangha si Yang Kai sa embodiment na nakatayo sa hindi kalayuan at nagtanong. Hindi mo ba ipinaliwanag sa kanya? Nagkibit-balikat ang embodiment at sinabing. Kakagising lang nila, kaya wala akong oras. Tumanggaw si Yang Kai at nagbigay ng maikling salaysay tungkol sa nangyari pagkatapos niyang magmukmak. Siyempre, hindi siya nang ahas na banggitin ang labanan ni Duan Hongchen at Wukong, dahil ito ay masyadong nakakagulat. Tungkol naman sa pagsasara ng Shattered Star Sea, sinabi lang niya na hindi niya alam. Pagkatapos marinig ito, tinapot ni Mo Xiaoqi ang kanyang dibdib sa takot at bumuntong hininga. Mabuti naman at hindi kita nasaktan. Kung ginawa ko iyon, hindi na muling makikita ni Xiaoqi ang mukha mo. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Huwag mong basta-basta aalisin ang selyo sa hinaharap. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ng Divine Soul. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi mo ito makokontrol. Nilabas ni Mo Xiaoqi ang kanyang dila at sinabing. Alam ko, walang pagkakataon si Zhang Ruoxi na sumingit hanggang ngayon. Nag-aalala siyang tumingin sa hindi kalayuan, umalis at nagtanong. Ginoo, ano ang problema ngayon ni Sister Liu Yan? Bakit pakiramdam ko napakahina ng aura niya? Inilabas ni Yang Kai ang kanyang Divine Sense para mag-imbestiga at nalaman niya na ang Phoenix Egg ay pareho pa rin noong umalis siya. Walang masyadong pagbabago, kaya sinabi niya sa malalim na boses. Ito na ang kanyang pagkakataon, huwag kang mag-alala. Habang nagsasalita, sinasadya o hindi sinasadyang sinulyapan niya si Zhang Ruoxi. Sa totoo lang, napakaraming bagay ang nagpagulat sa kanya sa paglalakbay na ito sa Shattered Star Sea. Kung ito man ay ang Mountains and Rivers Bell, ang Phoenix True Fire, ang muling pagkabuhay ng Heaven Devouring Great Emperor, o ang Great Emperors of the Secular World na pumutol sa kanilang kultibasyon sa loob ng 10,000 taon, lahat sila ay bihirang mga pangyayari. Ngunit ang pinaka nagtaka sa kanya ay si Zhang Ruoxi.
Si Duan Hongchen ay kumuha ng isang patak ng blood essence ni Zhang Ruoxi at muling tinatakan ang Divine Soul Seal ni Mo Xiaoqi. Bukod dito, labis din ang pag-aalala ni Duan Hongchen kay Zhang Ruoxi. Hiniling ng Great Emperors of the Secular World kay Yang Kai na pamunuan si Zhang Ruoxi na gumawa ng mabuti, na nagsasabi na kapag nag-cultivate siya hanggang sa tuktok, maaari niyang tawagin ang mas nakakatakot na kapangyarihan kaysa kay Wukong. Sa sandaling gumawa siya ng masama, ito ay magiging isang sakuna para sa Star Boundary. Kung hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Duan Hongchen, maaaring isipin ni Yang Kai na siya ay nagmalabis. Ngunit pagkatapos malaman na si Duan Hongchen ay isa sa mga Great Emperor ng Secular na mundo, hindi nang ahas si Yang Kai na isipin iyon. Walang dahilan para sa isang taong maaaring baliwalain ang kanyang sariling buhay para takutin siya ng mundo. Anong uri ng bloodline ang mayroon itong batang babae ng Zhang family para seryosohin siya ni Duan Hongchen? Bukod dito, sa Fluang Time Temple, binigyan ng Divine Spirit Chongqi si Zhang Ruoxi ng Pink Cloud's Phoenix Robe. Paano magkakaroon ng ganoong pribilehiyo ang isang ordinaryong tao? Ang pagharap sa isang mabangis na hayop tulad ni Chongqi, isang himala kung ang isa ay hindi malalamon ng buo. Paano makakakuha ng isang nagtatanggol na Emperor Artifact mula dito? Nariyan din ang kakaibang Space Spirit Jade na iyon, na maaari lamang ay activate ng bloodline ni Zhang Ruoxi. Sa pag-iisip ng Space Spirit Jade, biglang naramdaman ni Yang Kai na oras na para magbigay kay Zhang Ruoxi. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kayamanan na ipinamana ng mga ninuno ng pamilya Zhang. Noong nakaraan, si Zhang Ruoxi ay hindi sapat na malakas upang i-unlock ang mga sekreto ng Space Spirit Jade, ngunit ngayong si Zhang Ruoxi ay nasa Third Order Dao Source Realm, dapat na siyang umunlad. Walang pakialam si Yang Kai sa mga lihim na nakatago sa Space Spirit Jade, ngunit maaaring ma-unlock nito ang mga misteryo ng bloodline ni Zhang Ruoxi. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi maiwasan ni Yang Kai na matukso. Napatay ng kuryosidad ang pusa. Habang sinubukan itong itago ni Duan Hongchen, mas gusto niyang malaman ang tungkol sa bloodline ni Zhang Ruoxi. Ginoo, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Natagpuan ni Zhang Ruoxi na si Yang Kai ay nakatitig sa kanya na may nag-aalab na mga mata, na parang gusto niyang kainin siya ng buhay. Hindi niya napigil ang ibaba ang ulo at bahagyang namula. Ngumisi si Yang Kai at sinabing, si Ruoxi ay naging isang malaking babae. Kung ikukumpara noong una niyang nakilala si Zhang Ruoxi, talagang lumaki siya ng husto. Bukod dito, ang pinakamagagandang taon ng kanyang teenage years ay nasa tabi ni Yang Kai. Masasabing pinanood ni Yang Kai ang kanyang paglaki. Ipinaalala nito sa kanya si Lin Yunil. Nagpunta ang batang babae na ito sa Star Boundary kasama ni Yang Yun. Pag-alis niya, hindi pa lumalaki ang katawan niya. Sa pagkalkula ng oras, dapat ay halos kaedad niya si Zhang Ruoxi. Noong panahong iyon, sinabi ni Yang Inflammation na si Lin Yunil ay napakaangkop na magmana ng mantle ng isang kaibigan niya. Nagtataka si Yang Kai kung kumusta na ang batang babae pagkatapos ng maraming taon. Ganoon din ang Yang Yan. Matagal nang nasa Star Boundary si Yang Kai, ngunit wala siyang narinig na anumang balita tungkol kay Yang Yan, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Sa lohikal na pagsasalita, si Yang Yan ay dapat na Master of a Generation, kaya walang dahilan para siya ay maging malabo. Lalong namula ang mukha ni Zhang Ruoxi, at tila may ibang uri ng kinang sa kanyang pagkamahiyain. Nakiisa si Mo Xiaoqi sa kasiyahan at sinabing, paano ako? Hindi na ako maliit na babae. Oo, oo, mabilis na tumanggo si Yang Kai, ibinalik ang kanyang isip mula sa kanyang mga alaala. Brother Yang, saan ka pupunta sa susunod? Pwede mo ba akong isama? Tiningnan ni Mo Xiaoqi si Yang Kai na may nagniningning na mga mata, bakas sa kanyang mukha ang pananabik. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, siyempre maaari kitang isama, ngunit, hindi ka ba natatakot na si Auntie Feng ay darating at kunin ka pabalik? Mukhang ayaw ni Auntie Feng na tumatakbo ka sa labas. Kumunot ang ilong ni Mo Xiaoqi at sinabing, Emf, pagkatapos niya akong ibalik noong nakaraan, ikinulong ako sa isla para mag-cultivate. Sobrang boring. Ngayong nakalabas na ako sa wakas, hindi na ako babalik agad. Tsaka kalalabas lang namin sa Shattered Star Sea, kaya siguradong hindi alam ni Auntie Feng na nandito ako. Kapag sapat na ang kasiyahan ko, natural na babalik ako. Alam ba ng Beast Warrior Master na napakaka-precious mo? Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. Nilabas ni Mo Xiaoqi ang kanyang dila at sinabing, Brother Yang, nahulaan mo na. Tumawa si Yang Kai. Mayroon kang napakalakas na paglilinang sa murang edad, kaya dapat ay mayroon kang pambihirang background. Marunong ka ring magpaalipin sa Monster Beast. Inaangkin mo na mula sa Eastern Territory at banggitin ang salitang isla, paminsan-minsan. Kung hindi ko alam na galing ka sa Spirit Beast Island, hindi ba ako magiging tanga?